pormal nang ipinakilala si Paco bilang presidente ng 4 Estrella, habang itong sina Dave at Drew naman ay pinakilala rin ni Paco bilang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa mga susunod na araw, 3 Estrella na ang magiging aktibo sa pamamahala ng kanilang rancho, maliban na lamang kay Seb. At tulad ng inaasahan, wala itong kaplano-plano na makipag-agawan pagdating sa trabaho sa rancho. Sapat na para sa kanya ang kanyang munting negosyong bar. Samantala, nagsimula nang magsalita ang magkakapatid na Estrella. Kinuha na rin ni Dave ang pagkakataon para magpasalamat sa kanilang mga empleyado. Sinabi niya na ipagpapatuloy raw nila ang nasimula ng kanilang papa. Habang itong si Cherry naman ay labis ang kagalakan dahil para sa kanya, siguradong masaya raw ngayon si Mr. Freddy. Pero hindi naman naniniwala dito ang kanyang tiya Elvie. Sigurado daw ba itong si Cherry na talagang masaya ang magkakapatid? Alam naman daw ni Cherry na masyadong showbiz ang pamilya Estrella. Kaya naman nagmamaktol na sinabi ni Cherry na masyado daw negatron ang kanyang tiya. Sa kabilang dako, batid na ni Becca na mukhang magtatagal pa sila sa Pilipinas. Kaya naman naghanap ito ng pagkakataon para makausap ang kanyang nobyo. Siguro nga raw ay dapat na rin siyang humanap ng pagkakaabalahan. Inalok siya na magtrabaho ni Dave sa kanilang rancho. Hiring daw sila ngayon. Pero ayon naman kay Becca, wala raw siyang kahilig-hilig pagdating sa mga kabayo. Gusto nga raw ba ni Dave na baguhin niya ang interior design ng kanilang kwadra? Biglang napawi ang ngiti sa mukha ni Dave. Tila nawala nito ng gana sa sinabi ng kanyang nobya. Pero pagpapaliwanag ni Becca, na sana nga raw ay huwag itong masamain ng kanyang nobyo. Hindi lang daw talaga niya forte na magtrabaho sa rancho. Kinabukasan ay naisipan ni Becca na magpunta sa kabilang isla. Ngunit nagulat na lamang siya nang matagpuan niyang naroroon din sa daungan si Cherry. Agad niya itong nilapitan na tinanong, ano nga raw ba ang ginagawa niya doon? Paliwanag naman ni Cherry, kailangan niya nga raw kasing magpunta sa kabilang resort para mag-deliver ng kanilang mga produkto. Ito na nga rin ang naging daan para magkakwentuhan ng dalawa. Ayon kay Becca, bumili raw sila ng isang lumang resort ni Dave sa kabilang isla. Plano nga raw kasi nila itong ayusin. And besides, yun nga rin daw kasi ang gustong-gusto niyang gawin. Tulad daw ni Cherry, gustong-gusto nito na inaayos ang pamilya ng mga Estrella. Siya nga raw ang tumatayong mediator pagdating sa family nila ni Dave. Paliwanag ni Cherry na ganoon lang daw talaga yung magkakapatid. Madalas silang nagtatalo sa mga normal na bagay tulad ng toys o girls. Tanong ni Becca at dahil hindi agad nakasagot si Cherry, napaisip tuloy itong si Becca. Babae? Talaga? Sino siya? Hanggang sa paulit-ulit na niyang tinanong ito. Dahil baka po pwedeng sabay daw nilang i-judge yung girl. Nagulat na lamang si Becca nang biglang aminin ni Cherry na siya raw ang babaeng yun. Ikaw? Ex ka ni Dave? Bagamat pinipilit niyang umiti, pero hindi pa rin maitatanggi sa mukha ni Becca na siya'y nasasaktan sa kanyang narinig. Sa inyong palagay, dito na kaya magsisimulang magselo si Becca pagdating kay Cherry? Yan ang ating susubaybayan sa mga susunod na tagpo. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig and God bless us all.